And now, it's time for DJ Alex for the Secret Files. Pinaabot pa nila ng alas tres ng madaling araw para malaman na stroke yun. Tapos wala pa silang ibang mga equipment. So, pinagpirma nila ang mother-in-law ko. Di ko alam kasi umuwi ako noon. So dun sa waiver, ilalabas daw si Vic. Kaya pagdating ko, nalabas na namin si Vic. Naghahanap kami ng ospital na nag-offer ng CT scan. Sinakay namin siya sa tricycle. Awang-awa ako sa asawa ko. Ang dami naming hospital na pinuntahan. Pero hindi kami tinanggap. Kasi wala naman daw CT scan. Malamig at mahabok nun. Hindi ko alam kung ano pang pwede kong gawin para makatulong sa asawa ko. Until we decide na iuwi muna siya sa bahay namin. At para makahanap kami ng ospital na may CT scan. Eh, nagtatawag kami ng kung sino-sino. So eventually, yung kapatid niya, merong nairekomenda. May nahanap. Two weeks siyang nasa hospital. Okay naman siya nung una, pero inatake ulit siya ng stroke. Habang nasa ICU siya, kinailangan na daw niyang tubuhan. Kasi yung heartbeat niya, bumabagal na. At hirap na siyang huminga. Hanggang sa nire-revive na siya ng mga doktor. 8 beses. 8 beses siyang sinubukang i-revive. Kasi napakabata pa niya. Pinipilit ng mga doktor na mabuhay siya. Pero hindi na niya kinaya. Di na talaga bumalik yung tibok ng puso niya. Hindi ko nakita na nire-revive siya. Hindi ko siya nasamahan sa 2 linggong yun. Kasi, isa lang naman dapat ang nasa ICU. Nanay niya ang kasama niya doon. Ako naman, kailangan kong tingnan-tingnan ang mga anak ko.
Kaya yon, pagkakataon na makikita ko na siya, sa morgue ko pa siya matatagpuan. At dun ko siya niyakap ng sobrang higpit. Puro iyak lang ang ginawa ko. Na di ako makapaniwala na yung asawa ko di man lang namin siya makausap at wala man lang ako sa tabi niya yung nire-revive na siya. Sa loob ng 16 years, magkasama kami. At maraming pagsubok ang dumaan sa amin. Ikakasal pa kami sana eh. Pero hindi na nangyari. At hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako sa pagkawala niya. Kaya nga, Daddy, kung nasan ka man ngayon, alam kong masaya ka na sa piling ni Lord. Alam kong hindi mo gusto na iwan kami ng mga anak mo. At alam ko naman na lumaban ka para sa amin. Pero wala eh. Si Lord na mismo ang kumuha sa'yo. At hindi na rin kinaya ng katawan mo. Ang hirap. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita ipagpapalit. At lahat ng pangarap natin ay tutuparin ko para sa'yo. Lalo na yung para sa mga bata. Walang araw na hindi ka namin iniisip. Walang araw na hindi ako umiiyak. Dahil sa sobrang pangungulila ko sa'yo. Kalahati ng edad ko, ikaw ang kasama ko sa lahat. And I need to endure this pain until the end of my life. Daddy, thank you for everything that you've done for your family. Hanggang sa muli nating pagkikita, hintayin mo ako dyan. I love you and I miss you so much. Hanggang dito na lang po, DJ Alex. Muli, ako, si Vic. At ito, ang aking Secret Files.